Harleen, kumusta na ang preparasyon diyan sa venue? June, mula nga alas 9 ng gabi kagabi ay tuloy-tuloy na ang pag-setup dito sa San Pedro Square, dito yan sa Davao City, para sa gagawing inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. At June, nandito nga tayo mismo sa Entablado kung saan gaganapin yung mismong panunumpa ni Vice President-elect Sara Duterte. Dito rin, June, inaasahan na gagawin yung iba pang activities gaya ng pagpirma sa mismong oath of office, ganun din yung pag-deliver ng inaugural address ni Duterte, at pati na rin yung oath-taking kasama yung iba pang opisyal. And June, kung makikita ninyo, itong stage ay isang open stage at wala kayong nakikita na walang bubong, wala ding mga harang doon sa gilid. Dahil June, ayon sa organizers na ating nakausap, gusto mismo ni Duterte na huwag lagyan ng harang itong palibot ng stage para magkaroon ng maayos na view ang publiko sa programa at makita rin niya ang kanyang mga kapwa Dabawenyo. Kaya rain or shine daw, tuloy ang inaugurasyon. Ayon sa Public Safety Security Command Center, mamamahagi ng mga kapote sa mga manonood sakaling umulan sa Linggo. May mga LED screens naman ang ilalagay sa mga kalsada na malapit sa venue. Samantala, June, dito naman sa kahabaan na ito ng San Pedro Street. Ito yan, June, yung kahabaan na yan ay isinara na yan sa mga sasakyan at dyan lalagyan niya ng 1,000 upuan para naman doon sa mga VIP na dadalo sa programa. Mayroon din, June, na mga 400 upuan ang ilalaan sa mga unahan ng kalsada na leading up to this venue para naman makaupo yung mga senior citizens, persons with disabilities at buntis. Pagkatapos naman, June, na nga inaugurasyon doon sa may bandang kaliwa sa Quezon City Park, tutungo sa harap ng Davao City Hall si Duterte para naman sa photo opportunity kasama ang publiko mula yan alas 6 ng gabi. June, target ng mga organizer na makumpleto itong kabuang setup mula bukas ng umaga hanggang tanghali. At dito nga, June, sa San Pedro Street ay sarado na ito sa sasakyan at hindi na ito pwedeng pasukan ng kahit ano pang mga vehicles. Pero sa ngayon ay bukas pa rin naman ito sa publiko. At yan muna ang update mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, June. Harleen, ilan ba ang inaasahang dadalo o kasya ba yan doon? Ilan ang magiging capacity noong venue na yan na padarausan ng inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte? June, natanong natin sa Davao City Police Office kung ano yung inaasahan nilang crowd estimate sa darating na Linggo, at sinabi nila around 20,000 to 25,000 yung kanilang ina-expect. Kanina, natanong din natin, June, sa press con kung paano nila masisiguro sakaling dagsain yung mga itong inaugurasyon ng mga Dabawenyo. Ang sabi nila, June, ay meron na silang protocol at template dyan at sanay na sila dahil itong area na ito, itong San Pedro Square at San Pedro Avenue, ito talaga yung ginagamit kapag may mga malalaking event dito sa Davao City, may it be local or international events, ay dito daw talaga. So alam na daw nila kapag dumadami yung tao, ay meron na silang crowd control na protocol. Kaya kampante sila, June, na kahit maraming dumalo sa inauguration sa Linggo, ay makokontrol nila yung crowd dito, June. Yan ay pagdating sa pag-uusap sa crowd control. Halimbawa naman sa physical distancing, paano maipatutupad kung halimbawa 20,000 yung inaasahang dadalo dyan, Harleen? June, natanong din natin yan, yung pagdating naman sa health and safety protocols. Ang nasagot sa atin ng kanilang Public Safety and Security Center ay may mga itatalaga naman silang mga marshals dito na mag-check ng temperature ng mga papasok. At yung mismong streets, June, na isasara kung saan papasok yung publiko at doon sila manonood, hindi sila po pwede magkumpulan dahil hinati sila per box. So hindi siya yung parang gaya ng mga nakikita natin before sa mga campaign rallies na talagang isang bulto ng tao. Ihahatiin sila per boxes at meron ding mga ilalaan kada box na mga stations, water stations at mga medical teams kung saan sila naman yung mag-check para sa health and safety protocols gaya ng mandatory face mask dito sa Davao City, June. Harleen, ibig sabihin ba dyan, ilan ang magiging entrance ng mga tao pagdating sa Linggo, Harleen? June, may mga adjacent kasi dito na mga streets na yun yung sinara kung saan doon mismo din yung mga tao na pupunta. So dito sa San Pedro Street, itong nakasarado na ito, dito sa likod natin, puro VIP lang yan. And doon pa sa likod na magiging media platform at media box
publiko na yung pwedeng mag-stay doon. Ganun din, June, yung isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang limang street na nasa gilid nitong San Pedro Square, kung nasan yung stage, nakasara na rin yan. At doon din pwedeng pumasok yung mga manonood. At kada doon, June, sa pinaka-entry nila, ay kailangan sila dumaan sa health and safety protocols like yung temperature check and sanitation. At doon din, June, gagawin yung pag-check dahil nga meron tayong gun ban dito sa Davao Region. Doon na i-check yung mga papasok kung talaga nga hindi sila nagdala ng mga pinagbabawal, June, para dito sa inauguration. Oh, sige, Harleen, kung loloobin ng Panginoon, magkita kita tayo. Diyan kayo, dito kami sa Linggo.